Gila senaryo matapos talunin ng Jordan. Ang lakas pala ng Qatar at maaari nga bang matalo ang Gilas Pilipinas? Yan ngang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Si AJ Obiana nga, mga ka-idol, ang kauna-una ng athlete na nakapagbigay ngayong 2023 Asian Games ng gold medal sa Pilipinas bilang pole vaulter. At dahilan din para siya'y makapasok, mga ka-idol, sa Paris Olympic 2024. Bukod kay AJ Obiana, mga ka-idol, hindi man nakasama sa Asian Games, ito namang si Carlos Yolo ay qualified na rin para sa darating na 2024 Paris Olympics. Hindi naman itagumpay na nabigyan ng bronze medal ng mga cyclist mula sa BMX racer, mga ka-idol, ang Pilipinas ngayong Asian Games. At tila naman ay nahirapan ngayong Asian Games itong ating gold medalist na si Hydrin Diaz, kung saan nakakuha nga siya, mga ka-idol, ng bronze medal. At ngayon naman ay inaabangan kung itong si Marshall nga ay makakakuha ng gintong medalya para sa Pilipinas dahil pinatumbangan niya, mga ka-idol, ang Thailand kung kaya't siya nga ay pasok na sa semifinals. Marahil ay marami nga, mga ka-idol, ang nagtatanong kung nasaan itong si Mikey Williams at Jamie Malonzo na sana'y nasa lineup ng Gilas Pilipinas, na ayon nga sa ating source, sabay na nag-insayo itong si Mikey Williams at Jamie Malonzo sa Los Angeles. At tila nga ay kasamang isa sa kilalang mahusay na basketball skills development at coach ng Bay Area na si Coach Christian Milo de la Cruz. Wala man ang dalawang batang veteranong player na ito sa Gilas Pilipinas, pero masasabi natin maganda pa rin naman ang pinapakita ng Gilas Pilipinas. Ngunit sa kabilang bandang ay natalo sila, mga ka-idol, ng Jordan. Sa score na 87-62 ay pinataob ng Jordan ang Gilas Pilipinas at pinangunahan niyan walang iba kundi itong si Hollis Jefferson. Ang una nangang hinangaan ni Justin Brawley itong si Hollis Jefferson, at bago pa man sila maglaban ay sinabi na ni Justin Brawley na tila ay makakalaban nila ang NBA caliber at dapat nga ay nasa NBA itong si Hollis Jefferson. Sa pagkakataong ito, mga ka-idol, sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa pangunguna din ni Hollis Jefferson sa Jordan, talagang pinatunayan niya na siya ang isa sa pinakamagaling na naging imports ng PBA. Sabi nga sa ating source na nakalap, mga ka-idol, Hollis Jefferson has been catching attention for his playstyle and appearance similar to late Kobe Bryant. Against undefeated Gilas, Hollis Jefferson produced Kobe-like numbers as he led Jordan with 24 points, 6 rebounds, and 9 assists. Ngayon din at maganda rin ang pinakita ng isa sa mga player ng Jordan na si Fari Mustafa, kung saan naging maganda nga ang tandem nila sa score na 17 points, 3 rebounds, at 5 assists. Sa kabilang bandang ay maganda rin naman ang pinakita ni Justin Brawley na mayroon ngang 24 points, 2 rebounds, at 2 assists. Natalo man, gayon din at maganda ang ipinakita nitong si Skari Thompson na 11 points, 11 rebounds, at 1 assist. At sa pagkatalo nga ng Gilas Pilipinas, nasabi nga ni Coach Tim Cone, "If we get a second chance at them, I think we can beat them." At ngayon nga, mga ka-idol, ay focus ng Gilas Pilipinas ang talunin ng Qatar. Dahil nga base sa bracket, mga ka-idol, ang magiging posisyon ng Gilas Pilipinas. Para makapasok sa quarterfinals, kailangang talunin ng Gilas Pilipinas ang Qatar, mga ka-idol. Nang sa ganon ay makaharap ng Gilas Pilipinas ang Iran sa quarterfinals, kung sakali man nga sila ang makapasok. Na sinasabi nga na kayang-kaya daw nating talunin o ng Gilas Pilipinas ang Qatar at Iran, mga ka-idol. Katulad na lamang ni sinabi ni Skari Thompson, "We want the gold medal. I think we're going to learn from this and let's see what happens next." Nasa labang ito, mga ka-idol, ay tila confident din itong si Coach Tim Cone na matatalo nila ang Qatar. Nasabi nga, "That's going to our biggest test. The strength, hopefully, is that we move forward. We got to get Qatar, which we feel we could beat." Na kung kayong tatanungin ko, mga ka-idol, ano nga kaya ang karapat dapat gawin ng Gilas Pilipinas nang sa ganun ay matalo talaga nila ang Qatar? At ano nga ba ang nakikita niyong problema sa ngayon ng Gilas Pilipinas kung kahit natalo nga sila ng Jordan, mga ka-idol? At naniniwala din ba kayo, mga ka-idol, na makukuha ng Gilas Pilipinas ang gold medal ngayong Asian Games? Kung yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.